Welcome to my YouTube channel! Woo! Grabe, nakakamiss pala mag-upload. No? Nakakamiss ko mag-film ng sarili ko. After 3 long years, finally, I've decided to upload some content on my YouTube channel. I finally decided to activate it once again. May gagawin po tayong review. And I've been using this coffee po for almost 2 years. And as you have seen my previous videos po, ng anak po ako, si S-Mom po ako, ganun. So, this one is, for sure, ang dami na pong nagre-research online, kaya napunta po kayo dito sa channel ko. It's the Lishou Coffee. Ta-da! So, actually, ang dami ko na ng, ano, ang dami kong natagong box, pero yung iba po kasi, tinapong ko na. So, ayan. And yan. Wow! So, ayun po, wala ng mga laman. Wala ng mga laman. And, of course, gusto ko din pong i-share sa inyo kung saan po ako bumibili ng Lishou Coffee sa TikTok. And, eto nga po, nag-arrive na po yung parcel yesterday. And, ayan, i-unbox po natin siya. Unbox? So, ayan. Tada! May pa-freebie pa. Actually, sa shop na to, ang dami ko ng freebie. Ang dami ko na pong freebie na nakuha sa kanila. And this time, it's this one. Naka-ano ata ako sa kanila? Nakakuha din ako ng lotion. Dalawa. Yun po yung ginamit ko. Nakatipid na din ako. So, ayan. Medyo, sabi na ko, mabulala ka talaga siya ng malala. So, ang hirap yung buksan. Ow! Ayan. Plastic pa siyang ganyan. Choice. And then, yung freebie niya. Oh, siya, later na lang natin kunin. So, ito. So, let's talk about the Lishou background. So, hindi ko na po alam kung madami na po kayo na research online and hindi ko na din po masyadong i-emphasize. This a mere background lang naman. So, ako personally, upon conducting my very short research, some are claiming that Lishou is from Thailand, and also some are claiming that Lishou is coming from China. But what matters the most is dumaan po siya sa Thailand. So, kaya po hindi natin siya maintindihan because of its language, and siguro nga galing talaga siyang Thailand because usually most of the suppliers are from Thailand. So, hindi na po natin i-jump into conclusion kasi wala po talaga akong makitang research if kung saan talaga siya nanggaling. So, guys, conduct your own research na lang kasi ako, I have 1% patience on finding the truth. Charis. So, yun nga, guys. So, for me, ha, it is from Thailand. Here's the question. Is Lishou Coffee highly recommended for this year, 2023? Personally, yes. Why? Because sa market po natin ngayon, ang dami na pong supplements, weight loss drink, weight loss coffee, detoxification, ang dami. So for me, napakamahal po nila since siguro it's because of nowadays it's called a trend na. Or yun nga yung ha-hype ngayon, kaya siguro nagmamahal na yung mga products na ganyan. So, for me po, Lishou Coffee is within our range lang naman ng mga gastos natin para sa sarili natin, most especially sa ating mga mommy. It is still affordable, no? It is still within our budget. So, yes po, I still recommend it compared to those other products po here in the market. And I guess so far sa mga purchases ko, depende kung may sale, may mga vouchers, ganun. So far, I bought Lishou Coffee for the maximum price of 290. Pero if madami po kayong voucher, makakabili lang po kayo ng 270 to 290. And that's not bad. Kasi yung nasa box naman po neto is 15 pieces sachet. Wow! And who should take Lishou Coffee? Once again, this is based on my own experience. So, according to my research po, ang age range po na pwedeng mag-take na Lishou Coffee is from 18 to 65 years old.
And of course, dun po sa may mga Picos, Lishou coffee po is recommended also for me kasi yung may mga Picos po, some of the effects of those who has an Picos is mahina po yung metabolism nila and most of them gain weight. Doon may kakilala po talaga akong nag-gain weight, like my best friend, shout out best friend. And may kakilala din naman po akong may Picos na nag-lose weight, just like my classmate. Hi, Laarni! So, ayun guys, for those who are gaining weight, Lishou coffee is highly recommended for you. Those people po na wala namang sakit pero sobrang hina ng metabolism. Like me. So, ako po kasi is matakaw tingin kahit busog na ako. Gusto ko pa din kumain. I have sweet tooth po talaga ako. Lalo-lalo na po pag malapit na po yung ano natin, yung monthly ano natin, no? Mga channeling dyan. So, talagang magki-crave po tayo ng kung ano-ano, mostly sweets. And, yun nga po, hindi natin mapigilan yan. So, yung Lishou coffee po kasi is, ano din siya, appetite suppressant. So, for me, it's very effective. Dadating po talaga yung point na pag nahiyang kayo, may araw po na ayaw nyo man lang kumain. Okay? So, yan, based on my experience, ganun yung experience ko. Kasi before ako nag-take ng Lishou coffee, grabe, gusto ko maya-maya kain, maya-maya chocolate, maya-maya kung ano-ano na lang. So, yes, it is very effective. The appetite suppressant is legit. Basta, it has something to do with the issue of your metabolism. If you wanted to increase your metabolism, Lishou coffee po is a must. For me, is a highly recommended for you guys. Okay? And now, let's talk about the pros and cons ng Lishou coffee. First, let's talk about the pros in taking Lishou coffee. First one on my list is that Lishou coffee po can boost your metabolism. Lishou coffee naman po is 100% natural naman. So, it doesn't contain any artificial ingredients naman po. Lishou coffee can turn off your appetite and turn on your energy. So, yun. Hindi po tayo halos ganahan kumain. Wow! And, pag nagdrink po tayo, bigla po tayong maha-hyper. So, ako personally, I always work at night. Kasi panggabi po yung, ano ko, yung schedule ko sa work. And then, sa appetite naman po, talagang sa sobrang pagkatakaw tingin ko, nawawala po siya yung, parang hindi mo na maiisipang kumain. Pag kailangan mong kumain, parang ay ayoko, wala akong gana. Ganon yung mangyayari sa inyo. Woo! So guys, if you are taking Lishou coffee, hindi po recommended na huwag kayong kumain. Pwede pa din po tayong kumain 3 times a day. Yun po, kasi it is also not healthy na hindi po tayo kumain kahit yun po yung effect ng Lishou coffee. Pilitin nyo pong kumain or else talagang mangangayayat po kayo, magmumukha po kayong kalansay. Charis. Lishou coffee, Lishou coffee, according to my research, is 100% natural. So, yun nga po, it consisted of the traditional ingredients po, according to my research. So, yun guys, you also have to do your research para makita nyo din. So, wala po siya mga harmful chemical. Everything is natural. Lishou coffee will definitely help you lose fat. It will start burning your fat without conducting any exercises. So, alam ko po, without exercising, it is not healthy for our body. But, sometimes po kasi, like me, sa mga taong katulad ko, na mga bayaning puyat, gising sa gabi, tulog sa umaga, we find it difficult to exercise po in the morning. Kasi, iba po kasi yung tulog ng gabi sa umaga. So, medyo hindi po normal yung ano natin, yung sleep natin, sleeping time natin. So, for me po talaga, pag
pagkagising ko sa umaga, excuse me, pagkagising ko sa umaga, wala na po talaga akong ganang mag-workout. So, yun po, for the past 2 years, nakapag-gym lang naman po ako na siguro mga 1 week, ganun. And then, after that, I focus is more on drinking Lishou coffee na lang para hindi na po talaga ako mag-gain weight ng bonggang-bongga. Lishou coffee has guaranteed results naman po. It has actually proven quality with many satisfied customers' feedback. So, obviously, alam ko naman po na nagre-research na talaga kayo. Ang dami nyo na pong mga stories, mga videos na nakikita on how highly effective si Lishou. Lishou coffee is one of the rising in-demand slimming coffee in the industry. Kahit hindi po siya medyo sikat kasi nga po ang dami din pong mga negative feedback na binibigay po ng mga taong nakabili ng mga fake, and for me that's their katangahan. Charis. Well, anyway, ako din guys, personally nakabili ako ng fake kasi nga dati naalala ko noon gusto ko talagang magtipid, and nakakita ako ng 230 pesos lang na Lishou coffee, one box na yon. So yung nangyari is pagkabukas ko, the box is different, the size of the sachet is different, and my chia seed po. And worst is nagpa-palpitate po ako. So yun, nainom ko lang is dalawang sachet lang. So yun, nagtapon lang tayo ng pera. Nagtapon lang tayo ng pera and sayang. So let's just stick with the original Lishou coffee na lang, okay? So far, yun lang naman po yung mga pros na nakalap ko personally. And if may mga suggestions pa po kayo, you can go ahead and comment po sa ating video down below. So, now let's talk about the cons in drinking Lishou coffee. So, first on my list is that, unfortunately, Lishou coffee is not FDA approved. So yes po, it is confirmed na hindi po talaga FDA approved si Lishou coffee. So why po, according to my research, is that it contains sibutramine. So hindi ko po ma-explain kasi hindi naman po ako doctor, hindi naman po ako yung gumagawa ng ano na yon. So I'll just read what sibutramine is. So, sabi po, sibutramine is controlled substance that was removed from the market in October 2010 for safety reasons. So, ang product na daw po na Lishou, which contains sibutramine nga po, poses a threat to consumers because sibutramine is known to substantially increase blood pressure and or heart rate in some people and may present a significant risk for people with a history of coronary artery disease, congestive heart failure, arrhythmias, or stroke. So this product may also interact in life-threatening ways with other medications a consumer may be taking. So, if you get to read that, guys, medyo nakakatakot siya, no? So, medyo negative. But, yun nga po, sibutramine are like highly risky para po dun sa may mga sakit na po. So, if you are healthy like me, or if you drink coffee and you didn't feel anything negative about it, wala po kayong nararamdamang kakaiba, and you feel like there is nothing wrong in drinking coffee, then you can go ahead and continue naman po. So that's my first cons on my list. And the second one is Lishou coffee po has a lot of fake coffee in the market dahil po sa sobrang ganda ng effect ni Lishou coffee
sa sobrang tahimik niya lang pero effective ang dami pong gumagawa ng fake Lishou coffee. And trust me, I know po and I've tried buying one. And the effect is hindi talaga siya joke. As in, nagpalpitate ako ng malala. I wasn't able to focus at work kasi nga po nagpapalpitate talaga ako. Okay, so guys, be vigilant. Please conduct your own research and, you know, you have to figure it yourself kung ano ba yung original and kung ano ba yung fake, ano ba yung result ng original, ano ba yung result ng fake, ano ba yung effect niya sa inyo. So, yun guys, be very cautious na lang po. And the third one is ang dami pong negative feedback din online. Dumadami tayong positive, dumadami tayong quality feedback. Nowadays po, ang dami pong negative. You know why? If you are about to start drinking Lishou coffee, pag nagre-research po kayo, ang dami pong negative feedback kasi po, since madami nga yung gumagawa ng fake, madami din po yung bumibili. And I am so sorry to say this, tayo kasi mga Filipino, most of us, we focused on the price. Ko-compare natin yung presyo ng original ay 290, dito tayo sa 220. O sis, anong nangyari sa'yo sis? Nagpalpitate ka. And saan ka lalabas ng, ano, ng feedback mo online? And then nasira na yung brand. O Jiva, o sino syunga-syunga? Ikaw kasi hindi ka nag-conduct ng research. Hindi mo chinek kung legit ba yung seller. Hindi mo chinek kung ano nga ba yung mga kailangang i-check on how to know that the product they are selling is actually original. So, yun lang po. Pag nakakita kasi tayo ng negative feedback, talagang it's a no-no sa mga buyer na, ay, nakita ko si ganito ganyan. So, yun nga guys. That's my number three cons. For our fourth one is that since madami na nga pong fake na Lishou coffee in the market, the original one is hard to find na po. Yes, sadly. So, kaya nga po, isasuggest ko po sa inyo na bilhin nyo lang po yung coffee na ilalagay ko lang po sa description box ko. Because imagine, ang dami ko lang nabili te. Diba, meron pa. Wala na laman yan, tinapon ko na yung iba. Diba, wala na laman yan. Ito na lang, yung kaka-order ko lang, nakaka-arrive lang yesterday. So, yan. Yung ipopost ko po sa description box, please, dyan lang po kayo bumili. Though, meron ding isa na ano, na may legit din sa TikTok na highly recommended po. But, hindi ko pa po kasi na-try. Pero, so far, maganda naman din po yung feedback sa page na yun. Pero, yun nga po. Yung binibilhan ko lang po, dun lang po kayo bumili. And, na-try ko din po pala sa Shopee. One time din. Actually, dun ko nabili yung fake na nabili ko na may chia seed. And I don't recommend it po. So, sa TikTok kasi, madami feedback and madami kang makikita doon. Madami kang maiba-back up doon sa research mo. So, yun nga ang ating fourth cons. Sobrang hirap nang hanapin ang original Lishou coffee sa market because of the so many fake Lishou coffee in the market. Lishou coffee po cannot solve your constipation or yung mga bloatedness natin dyan. So, ako, kaya siguro one of the reason why nag-gain weight ako agad, kahit lamon ako ng lamon, is that dahil po sa constipation ko. So, if you are like me, na hindi po talaga ako regularly nag-ganon, nagre-release, and hindi po normal yung bowel movement ko siguro. So, yun. So, sa minsan, umaabot ng 1 week, 2 weeks, hindi ako nakapag-ganon. So, upon drinking Lishou coffee, unlike po dun sa mga ibang brand po sa market na detoxification, na pag nag-drink ka ng, ano, ng slimming coffee, is mapapa-release ka na ganon. So, Lishou coffee po, na for me naman, is hindi po talaga siya. That's the cons na medyo nahirapan ako. Kasi, since hindi ka gaganahang kumain,
wala po masyado ding i-ano yung chan mo, i-tawag mo ito, ipaprocess. So, parang wala din po, mas lalo ka pong walang ganang mag-release. Okay? So, yun po, hindi po siya sagot sa constipation and bloatedness. But, I have found another way naman po on how to solve that. Nag-detoxify naman po ako once a week during my rest day lang. And that's for a different video naman po. So, yeah. Hindi siya sagot sa ating bloatedness. But, hindi po lalaki ang ating chan. Unlike nang hindi tayo nagdi-drink na Lishou coffee, hindi po siya lalaki. Maglulus lang talaga tayo ng weight. And hindi naman halatang bloated tayo. So, basically, that's it for the Lishou coffee, guys. Also, I would like to remind you all pala na if you are drinking Lishou coffee, please, guys, always drink water. Huwag po natin kalimutan mag-water since appetite suppressant po siya. Hindi po tayo gaganahan kumain. Inom na lang po tayo ng tubig. Kasi one of the effect din po pala for me is nagda-dry po yung lips ko. Pero hindi po yung throat. Yung lips lang ko. And if uuhawin ka naman talaga, kasi nga wala kang kakainin, yun, inom ka na lang ng tubig, ng madaming tubig para na din naman masupport ni Lishou coffee yung fluid sa katawan mo and para mas lalo siyang umi-effect. Okay? That's it for me, guys. Once again, I miss you all and thank you for viewing this video. Happy kapayatan, everyone. Bye, guys.